Ito para po ito sa mga members ng PHBWORX at yung gusto pang magpa-member sa PHBWORX. Sa hindi nakakaalam po, yung PHB talaga is just like Alibaba ng Pilipinas, okay, or Lazada ng Pilipinas, sa kung saan lahat po ng mga produkto na kakailangan natin ay pasok siya sa company. So like for example, bigas, mga gulay, mga isda, gabi, di ba? And then lahat po ng mga multi-level marketings na companies, nandito na po, makikita na nyo yung mga products like Promag, iFern, high soap, ano yun, yung para sa mata. Nandito na rin po. Lahat po ng mga multi-level marketing sa mga products, kung mayroon kang mga products dyan, invite po namin kayo na ilagay nyo po sa online system na tindahan ni PHBWORX para po mamove yung products mo ng mas mabilis. Now again, ginagawa ko po itong video na to para i-guide po yung mga members na dito kung paano mag-sign up, paano mag-purchase, paano i-search yung mga products, paano gagawa ng store link, lahat po. Isa-isa ko pong gawin dito sa channel ko para ma-share niyo po doon sa team ninyo. Tuturo ko sa inyo dito kung paano mag-sign up. Now, first is hingin mo yung link ng sponsor mo or yung taong nag-invite sa'yo para makasign up ka. If ever na nandito ka para mag-sign up sa link ko, andyan po sa description button yung link ko. So, ito po yung sign up page. All you have to do, i-watch nyo lang po itong video na maliit dito sa taas. And then, i-click nyo po itong green button na create account. Then, ilagay nyo po yung active email nyo. Kasi po yung iba, ginagamit talaga yung mga hindi active email. Mayroon po kayong makukuha mga emails po from from the company or from your sponsor kung active email po dyan. And then, anytime po na makalimutan nyo yung password ninyo, the moment na mag-reset password po kayo, ipapadala po doon sa email nyo. So, paano nyo po makukuha yung new password kung hindi kayo makalagin sa email nyo, di ba? Kailangan talaga active email yung ilagay nyo dyan. And then, full name po, yung real name nyo po. Kasi one name policy po tayo. Hindi po pwede yung alias, hindi po pwede yung nickname. The moment na nickname o alias yan, pagkatapos hingi ka ng change of name, mayroon pong bayad. Okay? Hindi ka makakatipid niyan. Huwag mo itago yung tunay mo na pangalan. Anyway, negosyo itong sasalihan mo. So, full name talaga yan, correct spelling talaga yan. Kasi kung ano yung nasa banko mo or bank account mo or any way na mag-request ka ng payout soon, name mo na yan. And then remember po, direct to wallet po ito kasi yung PHBWORX app po natin is e-wallet na rin po. Kaya kailangan tunay mo na pangalan. Yung nasa ID mo po yung ilagay mo dyan. If ever na mayroon kayong mga tanungan pa dito na hindi ko na-explain, comment ka dyan sa baba kasi talagang magre-reply ako every time na mayroong mag-comment dito sa video ko na to. Thank you so much!